Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Manabirin Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang tulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama
na huwag galawin ni Saul. Ito naman nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama. Ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko rin patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawan ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasing liit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa'yo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan.
ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki hindi ikakait. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kaniyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinaguruan niyang Buanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali. Sa mga naniniwalang sila ay tinawag din ng Diyos ngayon. Dahil ito ang mensahe ng Ebanghelyo, na ang Diyos ay humirang, tumawag, at kaniyang pinadala sa misyon. Tayong lahat na naririto ay kanya ring tinawag at dinadala sa iisang misyon. Kung kayo ay naniniwalang kabilang kayo sa 12, atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Makakapili kayo sa 12
Pwede yung nasa huli, si Judas Iscariote. Pero hindi doon eh. Nakatutok ang ating ebanghelyo sa kapangyarihan ni Jesus na pumili at magtalaga ng mga taong kaniyang makakasama. Kaya mayroon po tayong tatlong bagay na dapat nating tandaan. Three considerations sa ating ebanghelyo. Una, umahon si Jesus sa kaburulan. Umakyat siya sa bundok. Ang bundok ay sumisimbolo ng ugnayan ng divine and human event. Ang bundok ay mayroong mahalagang bagay na ipinapakita sa buhay ng ating Poong Jesus Nazareno. Kung papaanong ibinigay kay Moses ang batas sa bundok ng Sinai, si Jesus bilang kabuuan ng batas ay mayroon ding pangyayaring naganap doon sa bundok kung saan ibinigay niya ang Sermon on the Mount, kung saan siya nag-transfigured, kung saan siya namatay at ipinako. Ibig sabihin, kung saan nagdarasal si Jesus sa bundok bilang pakikiniig sa Diyos Ama, tayo rin ay binibigyan ng pagkakataong umakyat at damhin ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag si Jesus ay gumagawa ng malalaking desisyon, siya ay umaakyat sa bundok at nakikipag-usap sa kaniyang Ama. Kaya nang hirangin niya ang 12, kaniyang pinatunayan na ito ay may approval ng Amang nasa langit. Ang pagpili niya ng 12 ay kaniyang kagustuhan. Ang Diyos ang mayroong last say kung sino ang kaniyang pipiliin. Hindi ayon sa dikta ng mga taong nasa paligid niya. Siya ang magdi-decide. Kaya yung pagpunta niyo dito ay desisyon ng Diyos. Kahit ayaw ninyo kanina, ma-traffic, baka umulan, nakakagutom, masikip, ang Diyos pa rin ang nasunod. Kaya ikaw ay naririyan. Ang 12 alagad na kaniyang pinili ay iba-iba ang pinanggalingan, iba-iba ang background, hindi mga taong perpekto, kulang, limitado, pero pinili pa rin ng Diyos dahil mayroon siyang misyon. Sino sa atin ang perfect? Sino sa atin ang banal? Sino sa atin ang puspos natin na nakailangan ng grasya ng Diyos? Lahat tayo kulang, limitado. Bakit? Para wala tayong ipagyabang sa sarili natin. Para ang ipagyayabang lang natin ay ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat. Marami kang pera? Kukulangin pa yan. May trabaho ka? Pwedeng mawala yan. Malusog ka? Pwede isang araw himatayin ka. Hindi mo alam. Kaya wala tayong pwedeng ipagyabang sa harapan ng Diyos. Dapat lamang na ang ating ipagyayabang ay walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya ito ang dahilan upang ang 12, except yung isa na naging Judas, ay lumayo at umalis dahil hindi niya gusto ang pamamaraan ng Diyos.
dun sa mga umaalis? Anong dahilan mo? Remember, mayroon pang 11 na nagbubunsod sa'yo para manatili. Bakit ka titingin sa isang Judas gayong may 11 nagpursigi, nagpakamatay at itinuloy ang misyon ni Jesus? Ikalawang consideration, ang 12 apostoles ay sumisimbolo sa 12 tribo ng Israel. Dahil si Jesus ay nagtatatag ng bagong Israel, nagtatatag ng bagong bayan, kailangan niya ng mga taong mapagkakatiwalaan upang mabigyan din niya ng kaparehong awtoridad. Mula kay Jesus, patungo sa mga apostoles, patungo sa mga alagad na mga apostoles, at patungo pa sa mga alagad na mga apostoles, patungo sa atin, kaya tayo naririto. Ang presensya natin sa simbahang itinatag ni Jesus ay dahil sa mga alagad na nagtiwala, na natili sa kapangyarihan, pananampalataya, pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, kung inyong babalikan, ang bawat isa sa atin ay nakadugtong sa mga apostoles na tinawag ni Kristo. We have the apostolic succession. Kung papaanong pinag-alagaan nila ang simbahan noon, ito naman ngayon ang ating misyong pangalagaan ang simbahang kanilang inalagaan. Panahon natin ngayon, tayo ngayon ang magtatawid sa panibagong panahon. Itatawid natin ang banal na simbahang ito dahil ito ang iniwanan ng mga alagad na tinawag ni Kristo. Kaya nga po sa ikatlong consideration, kung tinawag ka niya, gusto ka niya, manatili sa kanya. Walang rason para tayo ay magduda dahil ito ay kasama na sa kasaysayan. Hindi lang natin kasaysayan, kundi kasaysayan ng buong mundo. Kahit saan ka pumuntang library, bukas na library, makikita mo na ang simbahang kung saan naroon ka ay pinalagaan, pinangalagaan ng mga taong ito hanggang doon sa panahon ni Kristo at sa panahon ng mga alagad. Ano pang hinahanap mo? Ito ngayon ang pagbibigay sa atin ng isang malaking tanong sa Ebanghelyo. Paano ako tutugon sa tawag ng Diyos ngayon? Paano ako magiging alagad ni Jesus sa panahon ngayon? Kailangan po natin ng sentire cum ecclesia. Ano pong ibig sabihin nun? Sentire, sentido, cum, with, ecclesia, simbahan. To think with the church. Ang mag-isip katulad ng simbahan para hindi tayo malayo sa tunay na daan patungo sa kaniyang kaharian. Nalilito ka ba? Marahil dahil ito ang ating limitasyon.
Pero iisipin mo na tayong lahat na limitado, na tayong lahat na hindi perpekto, ay patuloy na tinatawag ng Diyos para maging alagad sa aking pamayanan, sa aking pamilya, sa aking opisina, kung nasaan man ako, Kristiyano ako. Kristiyano, true and true. Kristiyano sa kaluluwa, Kristiyano sa katawan, Kristiyano sa pag-iisip, Kristiyano sa puso. Dahil alam natin na ang anumang kakulangang meron tayo, ang Diyos ang magpupuno. Kung papaanong ang buong katawan natin ay katulad ng iglesia, katulad ng eklesya, tayo rin ay bahagi ng kaniyang katawan upang tayo'y magpatuloy sa ating pakikibaka sa hamon ng buhay. Maitatawid ba natin ang simbahang ito para naman sa susunod na henerasyon? Napakalaking obligasyon. Pero marami na ang nagsakripisyo. Marami na ang pinatay. Napakarami na ang nagbuwis ng buhay upang ang simbahang tinatamasa natin ngayon ay ating madala at maipasa sa iba na ayaw pang yakapin ang tunay na iglesia. Kaya nga po ang batas ng Diyos ay batas ng pag-ibig at awa upang makita sa ating mga Kristiyano kung papaanong ang paglilingkod ay nakaugat sa awa at pag-ibig ng Diyos. Dito tayo lalakas, dito tayo titibay, dito tayo magkakaroon ng rason na dalhin ang ating sariling krus upang tayo'y makatawid hanggang makarating sa kaniyang kaharian. Because there is no other way, wala pong ibang daan kung hindi ang daang tinahak ng ating Poong Jesus Nazareno. Ano po iyon? Ang daan ng krus. At kung kakayanin nating tumawid sa daan ng krus patungo sa ating sariling kalbaryo, tayo ay magkakaroon ng tunay na buhay sa kaniyang kaharian. Itatawid ko yun dahil iyon ang mission ko ngayon, ipakitang ako'y matatag at nananalig sa Diyos ng buhay ngayon hanggang sa katapusan ng aking hininga. Gagawin natin, yayakapin natin, titindigan natin dahil yun ang misyong ibinigay ni Jesus sa atin na ipakita sa lahat kung papaanong yumakap sa krus ng kamatayan na magiging krus din ng ating tagumpay. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo.
Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Berhen, ina ng hapis, na maging tunay na larangawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpas sa walang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus.
Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihilig namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating Diyos na patuloy na tumatawag sa ating lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazareno. Ang small size ay nagkakahalaga na 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa nagsisimba, pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.